So guys, here we back again. This is Lad Support. So guys, welcome back dito sa channel, na Lad Support. So dito guys, ituturo natin kung paano mag-print and cut ng 3G paper or dark transfer kung tinatawag natin. 3G paper or jet opaque. Ito po yung paper, special paper for pigment para po ma-print natin into t-shirt, especially for clothing line ng mga t-shirts. So dito, nagbukas tayo ng Sign Master kasi dito natin idadaan yung ating design or layout. Okay, here we are. So dito, open tayo ng Sign Master and then ano natin, i-set up natin yung paper size natin. Set up natin paper size natin. Yung paper size ni Dark Transfer is A4 size. Dito may nagawa na ako, but then I will do other file para paano pag set up, paano natin i-print talaga and then set up. So ito, copy ko lang ito, na set up ko na siya, but then I will do it again. Okay, dito yung size ng ano natin design is 2.5 for logo. Pwede mong gawing 3 inches siya, gawin mo. But for me, I will just do it for size na 2.5 inches. So yan, kinapi ko lang siya, copy. Okay, yung copy natin is Control C for copy and then Control V for paste. Pero pag re-right click mo din itong ating natin, itong design natin, may makita ka din yung choices. So dito, yung akin is Control C and Control V for copy. And then nilagay ko lang dito guys is 9 pieces of design para mayroon pa tayong holding mamaya or ma-hold pa ng cutter platter natin yung paper. Kasi hindi ako gagamit ng ano dito guys, cutting mat. Okay, pakita ko lang yung process ng paano. Dito, sinelect all ko siya, tapos punta ko dun sa Apple kasi mag-create tayo ng contour. Yung contour niya is yung color blue na line, which is dito, makita niyo yung contour mamaya. Okay, meron ditong outline, kung anong percentage ng ano mo, ng outline, pwede mong lagyan ng white, pwede mong papasok, pwede mong itansya, yun, nakita niyo yung blue or green na line. Yan yung contour ng nasa designs. Para sa akin is i-zero ko yung ano niya para yung design lang talaga yung lahat. And then dito pag keep holes uncheck ko kasi yung outer lang yung kasi yung ano ko i-cut. Okay, after that one, select all ko ulit, dupunta ko dun sa Apple, dun sa bandang ibaba. Itong ano niya, contour marks, dapat naka 0-0 yan para yung contour marks niya is pasok doon mismo sa paper natin. And then select ko ng printer, L310 yung printer ko guys, A4 size. And then select ko yung paper quality niya dito sa paper quality ng papers, Epson matte, para mas maganda talaga yung buga ng ink doon mismo sa ating dark transfer. So setup ko lang, lagay ko lang siya ng tamang tama talaga na pasok sa loob. And then ayun, 0-0 ko na siya yung contour mark, ano niya, mark position. Then dito sa may baba, nag-iwan ako ng mga 1.5 inches. Mag-iwan ako ng 1 inch or 1.5 inches dito sa may baba para lang, para i-hold mamaya ng ating cutter platter holder. So dito, print ko na yan guys. Nag-wait lang ako. So dito. So ayun, nag-wait lang ako para matapos yung mag-print doon. Okay. So guys, ayan na, na-print na natin yung ating dark transfer. So kailangan natin mag-test cut. The use of test cut is para malaman natin kung tama ba yung pagkabaon ng ating blade sa ating ano, sa ating design, which is hindi masisira yung ating dark transfer, hindi bumaon doon mismo sa kabila, which is yung design lang talagang ikakat niya. So ito guys, iti-test cut ko dito sa portion na may ano, may space na walang print or para hindi maano masira yung design natin. So ayun, nag-test cut ako. Mas maganda talaga guys kapag manual test cutting tayo, which means ikaw mismo yung maghahanap kung anong force ng ating force ng ating
Cato Plater. So yung first na makita natin dito is 349. So dito, okay, itetest cut natin yan. Testing natin, testing talaga natin guys. So ayun, mag-test cut tayo. Center, online press lang yung ano niya, test cutting. Center, just click center yung nasa gitna ng mga arrows. All you have to do is just to click it. Center, online pause. Yan lang, center, online pause. So ayun guys, center, pindot ko center, and then online post, center online post lang yan guys. So ayun, magka-cut na yan gan guys, magka-cut na siya ng test cutting, which is box lang yung ika-cut niya. So dito makita nyo is ayun, bumaon. So it means mali yung test cut na ginamit natin, which is kailangan natin mag-test cut uli. So all you have to do is just to babaan natin yung force, which is hanapin natin is tansyado lang talaga ito guys, tansyado 266, try going 266. Okay, test cut ko ulit, test cut ko ulit, test cut ko ulit din ko sa force na walang ano, walang design para hindi natin madami yung design. Okay, hanap tayo ng force na may ano, space na walang design. So all you have to do is just center online post lang din, center online and then post. So ayan, tapos na siyang mag-test cut. So ayan. So guys, so ito yung perfect yung first na nahanap ko for ano, for dark transfer dito sa aking mismong cutter platter is 266 or 266 na ano, na force. So it depends sa yung cutter platter or sa haba ng inyong blade na doon mismo sa blade holder, gano'ng kahaba yun, mamatter din doon kung gano'ng kahaba yung blade para ma-adjust natin yung force into tama talaga. So yung akin is 266, yung speed ko doon is 420. So ayun, so ito makikita nyo, ito na mismo, ayun, nakuha ko na yung test cutting na maganda. So naka-test cut na yan. Then ito makita nyo may isa lang talagang portion ng ano, yung contour marks na may box na maliit. Dapat yung dito yun yung nakaharap sa atin mismo or palabas, yun yung guide natin, which is yun yung nasa pinaka front area or nakaharap sa atin mismo. So dito yung para sa straight line, yung ginawa ko is yung mga roller na mga measurement doon mismo sa cutter platter, meron kalagay doon. O yung groove na ano, groove niya. Yun yung palatandaan ko para mas straight talaga yung subo ng ating cutter platter. Ito. Straight yan. Yung nakagroove o yung roller mismo sa pinaka-edge niya. Tapos yung paper ng ating dark transfer, edge to edge yan. So, and then, dito sa akin, nagmamatter din yung ano, din yung pagka-cut ng ating print and cut dito sa blade. Dito kasi sa ano, MK, naka-manual yung contour cut niya. So yung starting point ng aking print and cut is naka-blade po siya. So from the main factory na po yung naka-blade siya mismo. And then meron ding ibang cutter platter, same unit MK630 na naka-laser siya, may laser na red dyan mismo sa carriage, may laser doon. Pero yung akin, yung itatapat ko mismo sa contour marks is yung blade mismo, blade. Pero kapag itetest nyo, tapos yung gumana mismo dun sa ano, dun sa laser, so yung laser gamitin nyo. Pero dito sa akin, yung gumana is blade. So dito, ikakat ko na siya. Ayun, start na yan. Tapos pinundot ko yung ito, fine, ultra fine na ano, ultra fine para mismo mamaya dun sa pag-adjust ko ng blade mismo dun sa contour marks is hindi masyadong malayo. Kasi ginagamit ko din na ano dito is yung mga arrow keys ng keyboard mismo ng computer. So hindi mo na yun makakala yung cutter platter, which is yung cutter platter is guide mo na lang yun para mag-cut shot. Guide mo na lang yung mga arrow keys niya mamaya. Huwag mo na yung hindi mo na magalaw yung buttons ng cutter platter, which is mismo sa computer ka na makagalaw, which is dito mismo sa arrow keys ng keyboard. So ayun,
Pagkatapos na tension mo na ng sakto, pwede mo na enter para lipat ulit siya dun sa kabilang markings. Ayun. So, ayun. Kabilang markings na yan. Nagamit ko yung keyboard para magpantay siya mismo. Yun, kailangan kong i-pinpoint mismo dun sa loob ng ano circle. May maliit na circle para dun sa contour marks. Ilagay ko yung glue mismo dun sa circle or kahit nakapatong na yung blade doon para mas overshoot, maano talaga natin, ma-pinpoint or makashoot doon mismo sa contour markings mamaya para hindi maglihis kapag mag-cutting na yung maglihis yung blade pag mag-cutting na yung cutter platter natin, which is guys, so ayun, goods na tayo, which is enter ko na lang, tapos next, and then click ko na yung okay, and then hintayin ko na lang siya mag-start. Ayun, nag-start na guys. So guys, yun po yung ginawa kung paano mag print and cut. Guide po ito dito sa ating cutter platter ng print and cut, print from printer and then cut through our cutter platter. So Koi Brand po ito. So guys, thank you very much for watching this video. Thank you very much sa lahat po ng mga subscribers natin dyan. Thank you very much for always tuning in, for always liking our videos, especially for our tutorial. Okay guys, thank you very much. Don't forget to click the subscribe button and then bell button also to get the notification for our latest upload po dito sa ating channel. Kasi po, malaking tulong po yung views and then likes and share nyo. Comment also. Napakalaking tulong po nun sa atin para mas maingganyo tayo mag-tutorial ng ating mga business printing tutorial. So guys, ayun, tapos na siya. Tapos na siyang mag-print. So guys, thank you very much for watching this tutorial. So ayun guys, ito pong piniprint natin is 3G Jetopack or Dark Transfer. US made po siya. Talagang maganda po yung output print niya dito sa ating t-shirt printing. So ayun guys, makikita nyo, hindi siya bumaon, hindi nakabaon doon mismo sa kabila. Hindi nabutas yung ating design, hindi nabutas yung ating dark transfer. Ayun, makita nyo naman, wala talagang gasgas dito mismo sa likuran. So yung harap lang niya to, so yung gawin niyo is para lang nagano, para ka lang nag peel off and then ready to print na din yan to our t-shirt gamit yung ating Koi na heat press. Koi heat press. So maganda yung output niya dito mamaya. Dito sa pinaka last video, from intro to last video, makikita niyo yung ano niya, output mismo. So ito, peel off mo na lang yan guys. So same as labeling for logos na stickers, ganito rin yung ginagawa ko. Ganito rin yung ginagawa ko dito mismo sa cutter platter. For my previous video guys, makita niyo yan yung printable vinyl and then mga cutter platter na printing labeling. So guys, thank you very much for watching. This is Lad Support guys. So ito guys, nakita nyo na yung output nya. So maganda siya sa t-shirt printing, especially for clothing lines. So ito yung ano, nakat ko din yung ano, Luffy na design, Luffy One Piece, okay, from cutter platter also. So pwede kayo magawa na ganyan. And then yung logo na nasa ano, arm, ito mismo sa ano nya, sa may arm. Okay guys, thank you guys for watching. This is Lad Support. God bless guys. God bless. Thank you.